Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Sana'y nasa maayos tayong kalagayan ngayon. Meron lang po akong konting ibabahagi sa inyo tungkol sa buhay ko dati. Akala ko noon, believer na ako. Akala ko, mananampalataya na ako dahil naniniwala naman ako na may Panginoong Diyos. Nag-attend din naman ako ng Sunday service. Halos every Sunday pa nga eh. Pero hindi pala yun ang basihan, mga kapatid, na para masabing believer na tayo or may pananampalataya tayo sa Panginoon. Ang sabi sa aklat ng James 2 verse 17, sabi niya, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." So, ang pananampalataya pala, mga kapatid, na hindi nakakakitaan ng gawa ay patay. So meaning, yung pananampalataya ko po dati ay patay dahil hindi ito nakikita sa mga gawa ko sapagkat puro kasamaan ang buhay ko dati. Pero sa kabila ng kasamaan kong yon, totoo pala na may plano ang Panginoong Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Basahin po natin ang plano ng Panginoong Diyos sa Jeremias 29 verse 11. Ang sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Wow, napakabuti po ng plano ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang plano niya ay magkaroon tayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Yung para sa kaibabuti natin ang plano ng Panginoong Diyos. So napakaswerte natin, mga kapatid. Kaya naman, huwag nating sayangin na lumipas ang panahon na masayang yung buhay natin sa walang kabuluhan. Bigyan natin ng action yung ating mga pananampalataya upang sa ganun ay maiayos yung buhay nating espiritual. Amen. Glory to God. So, bukas ulit, abangan ang susunod kong isishare sa inyo tungkol sa aking buhay. Maraming salamat. God bless us all.